Yun, so magandang araw sa inyo mga katekno. Ito na yung project namin sa Bataan mga katekno. So naglalatag na sila ng cable dito mga katek. Yan, nag-i-start na kami. Yan mga katek. So ito pala yung mga fall mga katekno, yung pinagawa ko nung nakaraang video ko. No? Yan, so mamaya i-set up na rin natin yan mga katekno. So ginawa ko lang is pinakabit ko lang muna yung mga white box no, mga katekno. So yan, nagkakabit na sila ng white box ito sa ating bracket. No? Pakita ko lang sa inyo mga katek yung lawak ng area na to mga katekno. So mga katek, may existing camera na kami kinabit natin dito. No? So may bago kasi silang farm kaya nagkabit kami ulit. No? So ayan mga katek, tamang latag na sila ng cable dito. No? Yan, so napakainitan talaga ngayon. No? So ginawa ko mga katek is pinagawa ko na yung mga maintenance box no, para mamaya is kakabit na lang namin mga katek. Ayan, so pinaready ko na yung box ito sa aking kasama. Yan yung mga box na gagamitin natin. So maintenance box yan mga katek, no? Dyan nakasaksak yung switch and yung mga power. So syempre kailangan secure yan, nakasilant yan. So ganito pala magiging setup yan mga katek, no? Yan yung mga outlet nya. Yan, so dyan din lalagay mga katek yung mga switch, no? Yung switches na PoE. So yan, pinakuha ko yung switch na PoE mga katek. Ito yung 4 port, no? Ito yung ginagamit ko palagi kasi natutuwa ko dito kasi dalawa yung uplink niya no mga katek, no. So yan mga katek, makikita nyo isang 4 port and may 8 port. Ayan. So ganyan yung magiging setup natin mga katek. Make sure lang mga katek pag gantong setup is talagang dapat ipapasukin ng tubig. Talagang sinilant natin yung mga butas na ginawa natin. So yan mga katek, papakabit ko na yan sa ating mga technician, no. So tamong picture muna pala ako dito mga katek na yun. No? Say cheese! Yun. So mga katek, ayan yung isang camera na gagamitin ko dito is color boom mga katek. No? So may gagamitin akong color boom dito para sa generator area nila o yun sa may warehouse nila mga katek. No? So yan, tirik ang araw mga katek. Dito kami sa base to. So kinasukat ko muna yung isang pole. No? So ganyan magiging setup niyan mga katek. No? So yan yung mga box, pinapatuyo lang niya yung mga sealant. So yan mga katek, so tamang lakad muna tayo dito sa area na to. Puntahan natin yung ibang technician natin, no? So yan, ikot-ikot lang, sobrang lawak na ito mga katek. Talagang papet ka dito. Yan mga katek, tamang lakad lang tayo dito mga katek. So makikita nyo yung mga bundok dyan mga katek, no? So yan. So dito mga katek, kakapakita ko sa inyo, may cross dito. Ayan, no? Ayan yung bundok. Yan, no? So may bataan, no? Ayan mga katek, so tamang lakad lang muna tayo dito. Yan yung cable na gamit nila, outdoor. So, ayan. May kita nyo yung maintenance box natin dito sa area na to is meron tayong isang maintenance box dyan na 4 fort. Ayan mga katek, dun tayo nakabase dun sa area na yan mga katek. No? So, ayan. Tamang ikot lang muna tayo dito mga katek. So, balik na tayo sa base natin mga katek. So mga katek, bali pala doon ilalagay yung ating NBR no, sa area na yon. Then dito mga katek, sa dulo nyan is meron din tayong mga camera. No? Yan mga katek, tamang lakad lang muna tayo dito. So yan mga katek, punta tayo sa dulo. Dali natin yung cable doon sa ating kasamahan na nasa dulo kasi nagradyo sila sa atin na kailangan nila ng cable no, mga katek. So tamang lakad lang tayo dito mga katek. So ito yung isang camera pa na existing mga katek. Yan yung antena ng existing camera mga katek. No? So doon din naka-base yan. No? So mga katek, mamaya is papaayos ko to kasi naputol daw yung connection ng power neto no, mga katek. Kaya hindi gumagana yung antena. So madali lang naman yan mga katek. Connection lang ng power yan. Kayang-kaya ng resident electrical natin yan mga katek. No? So yan, tamang lakad lang tayo dito mga katek. So napakalawak na ito mga katek, itong lugar na to. Yan, tamang lakad lang tayo dito mga katek. So, yan pala yung area na bago nila. Yan yung kakabitan natin ng camera, yung mga perimeter nila. Yan mga katek, no? So, ayan mga katek, makikita yung napakalawak talaga ng area na to mga katek, no? So, nandito na ulit ako sa base mga katek. So, pinabuksan ko na tong lap 120 na gagamitin natin, no? So, para ma-setup na at malagyan na ng SSID name, no? Para gagamitin natin sa ating wireless connection mga katek. So ayan mga katek, tamang bukas lang yung ating technician. So yan pala yung lap 120 ni UB Kitty mga katek. Ayan yung itsura niya, no? So yan,
120 degree mga katek. So yan yung POE niya, yung power adapter niya, yan yung manual mga katek. So assembling yan mga katek. Ayan, nakikita nyo. So yan pala yung IP address na gagamitin ko mga katek, no, para sa lap 120 natin. So yan yung lap 120 natin mga katek. Set up muna natin yan para mamaya ikakabit na lang ng ating mga technician. So ito pala yung POE mga katek, no? Yung POE para sa antenna and then yung LAN para sa switch or laptop. So yan mga katek, pinalagyan ko na rin ng steel clamp para pangyakap sa poste mga katek. So ito yung POE nya. So yung laptop, so pagaganahin na natin yung mga katek, saksak lang muna natin. So antenna sa POE mga katek, then yung LAN sa laptop, pagko-configure nyo mga katek, no? Lagi yung tatandaan yan mga katek, kasi baka magkabaligtad, mahirap na. So yan, tabit natin itong RG45 dito sa lap 120 natin mga katek. So yan, tabit din natin itong isang cable natin papuntang laptop mga katek. Yan, tusok natin dito mga katek sa ating laptop. Yan, pagkatusok yan mga katek, syempre power up natin. So makikita nyo may power ng lap 120 natin. Try natin i-ping kung nadedetect na yung lap 120 natin. So yan mga katek, yan yung default IP ng lap 120, no? So kailangan natin ibahin yan, isunod natin sa existing na nakalagay na camera dito sa area na to mga katek. So yan, pasukin natin yung dashboard mga katek. Ubiquiti pala yung mga antena ang gamit ko dito sa area na to mga katek, no? Sanay na akong gamitin itong Ubiquiti and hindi naman ako pinapahiya, kaya ito na yung ginamit ko. So ito pala yung LBE or light beam, no? Ito yung mga station natin mga katek, no? So yan yung gagamitin natin, yung isang technician natin, sobrang saya niya kahit mainit. Ayan, saka ito yung isa na master namin yan. So yan, assembling yan yung light beam natin mga katek, no? Tamang assemble lang yung technician natin. Malupit na technician din yan. Yan mga katek, tamang assemble lang siya yan. So yan, yung mga bracket, ito yung pinaka saksakan ng RG45. Yan mga katek, nakikita nyo. So yan mga katek, assemble nga na yan. Ayan. Ito rin pala yung POE nya, no? Yan, LAN and POE. Yan, tabi natin yan. So yan mga katek, tapos ng assemblen itong light beam natin. So yan, setup na natin to mga katek maya maya. Ito rin yung power cord nya, no mga katek. So yan mga katek, lagyan na natin ng power para magka power up na siya and ma-test na natin. So yan mga katek, so nagkamali pa ng suksok sa POE dapat. Then yung laptop is sa LAN mga katek, no? So yan, susuksok nyo yan dito mga katek. Antenna to POE para mag-power up ang antenna natin mga katek, no? So may video pala ako nito mga katek sa aking YouTube channel. Pwede nyong i-visit yon para mapanood nyo paano mag-configure ng mga antenna, no, mga katek. Ang access point naman pati light beam is pares lang yan i-setup mga katek. Tapos titimplahin nyo na lang yung bandwidth nya, yung DVM nya, yung DVA nya, no, mga katek. Depende yan, titimplay nyo kung para makuha nyo yung Mbps na gusto nyo mga katek, no? So yan, kabit na natin sa laptop mga katek. Makikita nyo nakakonnect na sa laptop. I-try na natin i-ping yung LBE natin. So yan yung uli yung default IP ng LBE natin. So yan mga katek, napiping na natin. Palitan lang natin ng IP address. So yan yung light beam natin mga katek. Makikita nyo. So mga katek, ang gagawin ko dito is pagkokonektahin ko na sila, no, para paglagay ng antenna sa taas is automatic connected na sila. Ang gagawin ko na lang is titimplahin ko na lang sila mamaya dito sa base, no. Yan mga katek, papakita ko sa inyo paano i-connect yan mga katek, no. So yan, pinagharap ko lang sila mga katek, si LB pati si LAP 120 mga katek, no. So yan, makikita nyo. Seselect natin yan mga katek, makikita nyo, hanapin natin yung pangalan ng ating lap 120 or your access point, no. So select lang natin yan mga katek,
After natin ma-select yan, syempre lalagay natin yung password mga katek, no, ng Lab 120, yung sinet nating password, no. May video po akong ginawa niyan sa aking YouTube channel. Bisitahin nyo na lang po mga katek para malaman nyo kung paano siya i-setup mga katek. So, yan, hintayin nyo lang mag-connect yan mga katek, no. 2 minutes, 3 minutes mga katek. Depende, no, sa layo. So, yan mga katek, makikita nyo na connected na sila. Ayan. So, mamaya mga katek, pag nasa taas na yan, saka ko lang siya titimplahin para makuha ko yung gusto kong Mbps, no, sa kanya. 150 Mbps is okay na ako kasi CCTV lang naman to. Yung mga nakakonect sa kanyang camera is mga 2MP lang and 4MP, no. Kukompute ko na lang yan. So, mga katek, dito naman is a-activate naman natin yung mga kamerang gagamitin natin. So, ito yung apat na color blue, no, mga katek, makikita nyo. A-activate natin siya using sub-tool. Hikvision pala yung gamit ko ditong camera, mga katek. So, kailangan natin ng switch dyan, mga katek. Ayan, yan yung switch natin, no. Dalawang uplink and apat na PoE port. So, may extend mode din siya, mga katek, para sa mga long range, no. So, yan mga katek, saksak natin yan dito sa power para magkaroon ng power source. Then, saksak natin sa mga camera. So, dalawang camera lang muna yung activate natin kasi dalawang patch cable lang yung meron ako. Ayan mga katek, saksak natin sa camera. So, makikita nyo mga katek, ayan, nakasaksak na siya, no? So, may ilaw na rin yung switch natin. So, kailangan natin ngayon ng para sa laptop, saksak natin sa uplink. Yan, yung uplink na dalawa na yan mga katek is gigabit yan mga katek, kaya goods na goods yan mga katek. Sa mga fiber naman mga katek, merong nabibiling uplink is fiber na mga katek. So yan, open natin yung sub tool mga katek. Makikita nyo mga katek na na-detect na yung dalawang camera, no. So yan, yung dalawang camera. So ang gagawin natin yan mga katek is seselect all natin yan, then lalagyan natin ng password. So may ginawa rin akong video mga katek paano mag-activate ng Hikvision camera mga katek, no. So may mga password na hihingin lang sa inyo yan mga katek. Ayan, bisitahin yung YouTube channel ko mga katek, andun yung paano mag-activate ng IP camera. Pwedeng browser, pwedeng subtool mga katek, no. Yun, so activate natin. So yan, so lalagyan natin ng IP yan mga katek, no, para sunod-sunod sa existing na camera yung IP ng bago. So yan, yan yung default IP mga katek na mga hindi pa na-activate or yung bagong activate na Hikvision camera. So lalagyan natin yung start IP. So makikita nyo, napalitan ko na. Ayan mga katek, so a-activate lang natin yan. Make sure na tama yung password na nilagay nyo. Ayan, modify. So makikita nyo mga katek, ayan, nagbago na yung IP. Ayan, okay. So makikita nyo mga katek na sunod na yung IP sa existing na camera. So yan mga katek, so visit nyo lang yung aking YouTube, meron akong IP activation dyan. So sa area na to mga katek, nagkakabit na sila ng camera, no, yung area na yan. So makikita nyo, so bawal kasi kami tumawid, talagang dapat open lang lahat kasi may dumadaang mga truck dito, no. So makikita nyo, yan yung camerang iba, activate ko na rin yan mga katek. Dito mga katek, pinakabit ko na rin yung station natin, yung light beam natin sa phone, no, para mamaya kukunin na lang ng mga installer natin o yung technician natin, no, para itututok na lang doon sa lab 120 natin. So ayan mga katek, nire-ready na lang ating installer. Yung mga camera nilalagay na sa box, then tong mga dalawang to is nag-ready na rin. So siya yan, tamang kabit lang ng antena mga katek, no. So panoodin nyo sa part 2 ng video mga katek na nakakabit na yung mga yan. So maraming maraming salamat.